Magandang araw sa inyo mga master. Ako nga pala si Jay, na kung saan maghahatid sa inyo ng mga kwentong nakakamangha, nakakatakot at iba pa sa loob man o labas ng bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay inaanyayahan kita na pindutin ang subscribe button at bell icon nang sa ganun ay lagi kang ma-update sa tuwing may bago akong upload. Bayaan mo, bendisyon ang kita. Upang malayo ka sa anumang disgrasya at sakuna. Siya nga pala. Tumawag kay San Miguel Arcangel kapag ikaw ay nasa pingit ng pangalan. Jose Acuña Bautista Sr. o kilala sa pangalang Ramon Revilla Sr. Siya ay ipinanganak noong March 8, 1987 sa bayan ng Imus, Cavite. Siya ang pinakabata sa 10 niyang mga kapatid. Nakilala si Ramon Revilla sa pagiging magaling na aktor noong araw. Kinilala siya bilang hari ng Agimat, hindi dahil siya ay may mga agimat kundi dahil isinapelikula niya ang mga naging buhay ng mga taong nagtaglay ng mga agimat. Sa kanyang unang pagpasok sa industriya ng pelikula, ang batang si Ramon Revilla ay itinapon lamang sa mga maliit na tungkulin na hindi sapat para sa kanya, kaya iniwan niya ang mga pelikula upang maging pinuno ng Secret Service Unit ng Bureau of Customs noong 1965. Bumalik siya sa industriya ng pelikula noong 1972 sa ang pelikulang Nardong Putik, Ang Kilabot ng Cavite, na nagsimula sa kanyang katanyagan. Sa pagsasapelikula niya sa naging buhay ni Leonardo Manesio o Nardong Putik at ang kanyang agimat ang siyang naging dahilan ng pagtaas ng kanyang karir. Si Leonardo Manesio ay nanahan din sa Imus, Cavite, nakilala siya bilang Nardong Putik. Ang taglay niyang agimat ay medalyon ng panyo ng triangulong AAA at mutya ng lupa na isang maliit na batong kulay pula. Noong 1973 ay sunod niyang isinapelikula ang buhay ni Santiago Ronquillo. Ang pelikulang Tiagong Akyat ay batay sa totoong buhay na kwento ni Santiago Ronquillo, isang kilalang tao at kakilakilabot na bandido noong unang mga panahon. Nakilala si Santiago Ronquillo bilang Tiagong Akyat na nagtaglay ng agimat na medalyon ng pitong arkanghiles at pangil ng kidlat. 1974 naman, nang isa pelikula ni Ramon Revilla ang laging pamumuhay ng mad killer na si Eduardo Set o kilala bilang Kapitan Eddie Set ng Silang Cavite. Si Kapitan Eddie Set ay nagtaglay ng agimat na medalyong kalog ng Infinito Dios na lagpasan. 1976 naman, nung i-release ang pelikula niya tungkol kay Eduardo Vergado ng Imus, Cavite na nakilala sa bansag na Vergado Terror ng Cavite. Si Eduardo Vergado ay nagtaglay ng agimat na subo ng mutya ng kahoy ng sinukuan na isang maliit na batong kulay puti. 1977, isinapelikula din niya ang laging buhay ni Mayor Patrocinio Gulapa ng Maragondon, Cavite, na nakilala sa bansag na Gulapa Barakong Mayor ng Maragondon, na ang taglay na agimat at bertud ay ngipin ng kalabaw sa unang lagas at mutya ng isda. At noong 1984, noong ipalabas sa telebisyon ang pelikula ni Ramon Revilla na Kapitan Ingo. Ang pelikulang ito ay ibinase sa totoong buhay ni Domingo Santiago ng Imus, Cavite, na nakilala sa bansag na Kapitan Ingo kumakain ng bala, na ang taglay na agimat at bertud ay panyo ng sator at ngipin ng kidlat. Ilan lamang yan sa mga naging pelikula ni Ramon Revilla noong araw. Sa totoong buhay ay marami rin ang naniniwalang sadyang may agimat si Ramon Revilla Sr. Dahil sa ilang beses na nagkaroon siya ng bypass operation ay lagi siyang nakakaligtas. Pero madalas ding sabihin ng anak niyang si Andeng o Andrea Bautista Inares
na ang agimat ng kanyang daddy ay ang matinding pananalig sa ating Panginoon at matibay na dasal na panatilihin siyang malakas at malusog habang siya ay kailangan pa ng kanyang mga anak. Tumagal ang buhay ni Ramon Revilla na umabot sa edad ng 92 years old. Namatay siya sa sakit sa puso. Nagustuhan niyo ba ang video natin ngayon, mga master? Well, kung nagustuhan nyo, ay make sure na nakasubscribe na kayo at napindot nyo na din ang bell icon nang sa ganon ay hindi kayo mahuli sa mga susunod pang video na aking i-upload. Maraming salamat mga master sa panonood.